Hello po mga bossing. Ngayong araw na ito mga bossing ko, ma-share ko lamang po mga bossing ko sa inyo kung ano po yung sinasabi ko nung isang araw na ika-40 days ng aking anak. Pero ito, pahapyaw pa lang din po ito kasi hindi pa rin siya talaga totally doktor talaga ang may sabi. Pero syempre, nurse yung kapatid ko kung kaya't baga marami na rin siyang nalalaman at may kakayahan din po siya na magbasa nga po nung pinaka-findings po ng mga pinakuha po sa akin na to the echo, tapos yung full abdomen, tapos yun nga po, sa full abdomen makikita, di ba, lahat-lahat na po doon. Yun, ngayon, sabi ng kapatid ko po sa akin, parang ipauulit daw po sigurado yung sa to the echo ko kasi parang nakita daw po niya. Pero isusure ko daw po ito muna sa doktor na parang may butas na nga daw po. Yan. Tapos, may butas daw po yung puso ko. Tapos, ako daw po ay parang sa ovarian, parang merong maliit na bukol na kailangan ko ipa-opera. Pagtapos, pagdating naman po sa ano, parang sa kidney ko naman, meron daw po kong wiwi na hindi lahat nakakalabas. Na habang ina-examine ako, parang yung isang babae, siya pa lang yung nag-examine doon. Yan lang niya sa tiyan ko. Tapos biglang may dumating na isa. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, tinatanong, may dalaw pa po kayo? Opo, nagkakadalaw po, ganun. Tapos sabi, di tapos na, di na, medyo matagal po yun sa full abdomen. Pagtapos po nun, sabi nun sa babae, sige, tawagin ulit ako kapag may findings ka pa. Parang kinabahan ako, kumikon ko, ano kayo nakita, yung ganun. Tapos, ayun nga po, ang sabi, dati natin po mga bossing ko, ito ma-share ko lang. Noong pong yung anak ko, diba, sabi ko nga po, nagkaroon siya ng problema dati doon sa ex niya. Parang gusto niya na mag-asawa mga bossing. Parang gusto niya gumaya sa akin. Ngayon, kasi 19 years old pa lang ako, nag-asawa na ako. Nagtanong kami ng mister ko. Yung sabi ko nga sa inyo, daladala ko po yung frame ng manawag. Ngayon, kaya lang ang mister ko naman, ano naman to, may toyo. May toyoin siya, mainitin ang ulo, ganun. Kaya minsan hindi ko namin pinapansin. Kaya minsan siguro, nakita kasi na anak ko na palatiis ako, hindi ako, ano, pero mabunga nga ako pag sobra na, yung ganun. Minsan iniiyak ko na lang, yung ganun. Tapos, parang na siya sa akin, parang palatiis, ganyan. Pero, ang ano naman sa mister ko, hindi siya talaga nananakit. Kasi wala namang perfecto talaga eh. Ayan, kaya kumbaga, yun lang ang pinakaano sa mister ko, hindi siya nananakit. Eh, itong sa ano, kaya ayoko talaga. Kasi, ang dami pa sana anak ko. Kahit sabi ko, kahit kaninong magulang ka magtanong, ay, sinong magulang ang gugustuhin ang anak ay sinasaktan? Di ba wala po? Kayo po, magulang po kayo mga bossing, mga nanonood sa akin. Ay, kayo po ba'y papayag na makita nyo yung anak ninyo pasapasa at ang ituturo ay yung jowa nga po niya dati. Yung ganon mga bossing. Ngayon po, ay dahil nga po sa napag-aaway dati, matinding pagtatalo yun bago, April 3 po yun, bago siya mag-birthday ng madaling araw. Ngayon po, ako pa mga bossing, doon ko talaga naramdaman na tumigil talaga yung pintig ng puso ko mga bossing. Tumigil po siya. Dama ko talagang hindi naman hinimatay, pero doon sa punto na tumigil siya. Humihingi ako ng tulong sa nanay, pumunta ako doon sa likod. Inay, tulungan niyo kasi isang compound po kami dito. Magkakatabi lang po kami. Hingi ako ng tulong sa nanay. Inay, hindi ko na kaya. Tapos, ayun, binigil ako ng tubig. Tapos, yun, nahimasmasan ako. Pero doon pa lang sa puntong yun, siguro hindi ko pa talagang oras. Kaya bumalik, nahimasmasan po ako. Pero doon ko talaga naramdaman na sobrang sakit ng puso ko. Para bang may nakabarang bato na talagang ansakit. Ganun, ansakit, hindi ako makahinga. Yung ganun. Yun po, yun yung kauna-unahan na talagang matindi kong pinagdaanan. Itong April lang po, na dahil nga po sa anak ko. Kaya sabi ko nga po sa inyo, lahat po tayo may mga iba't ibang pagsubok. Walang tao na walang pagsubok, mapamayama, mapamahirap. Yun nga po sabi ko sa inyo, nung mahirap po kami mga bossing ko, pero hindi ko sinasabi mayaman po kami mga boss. Nas tama lang, yung mga pag may gusto, may kakayahan bilhin, yung ganon. Ngayon po, nung mahirap po kami, wala kami ultimong makain mga bossing, ay yun ang problema namin, walang makain. Nung nagkaroon naman ng pagkain mga bossing ko, hindi naman pwedeng kumain ng kumain. Hindi mo pwedeng bilhin lahat kung ano yung gusto mong kainin dahil may limit na. Kaya pumayat nga po ako mga bossing kasi nililimitasyon na. Kung dati natin nakakatatlo kong tinapay, ngayon po isang tinapay na lang kasi at saka wheat bread, hindi na pwede yung mga white bread or kahit anong klase ng tinapay. Lagi tinitingnan kung mataas yung calories ito,
gaano kadami yung sugar, yung mga ganun mga bossing. Kaya pumayat po talaga mga bossing. At tapos yung dati-dating full tank na talagang parang hindi ako makatulog pag nagugutom pa ako, ngayon po nagtitiis kasi bawal na yung mga ganun mga bossing. Kaya yun po, na-share ko na sa inyo. Pero bukas mga bossing ko ay mababasa na ng doktor yung talagang findings. Pero kahit papaano, may clue na ako kasi yung kapatid ko nga po ay nurse na nabasa nga po ito mga bossing. Yan, kaya kumbaga, yun nga po, dasal lang talaga. Pagdasal nyo rin po ako mga bossing, tapos pagdadasal ko rin po lahat ng mga bossing na dumadaan sa mga ganitong karamdaman. Yan, pero positive lang. Pero sa akin naman, yun lang yung pinaka-ano ko. Yung dito naman sa iba kong parte, wala akong ibang nararamdaman. Kaya yun nga po sabi ko, sa panahon pa lang ngayon mga bossing, hindi mo na mababasa yung, halimbawa, sobrang sakit. Halimbawa, magpapacheck up na ako kasi sobrang sakit. Hindi na po pala ganun. Kailangan po, kahit wala kang nararamdaman, magpacheck up ka na. Kasi, minsan wala rin pala sa ganun. Kasi ako naman totally, wala naman ako nararamdaman. Pero yung sa findings na ganun, ang daming mga nakita sa akin mga bossing. Na una, iniyak ko. Talagang sobrang iyak ko. Nag-iyaposan kami ng mister ko. Nag-iyakan po kami. Halang, yung iyak naman na yon, wala rin naman tayong magagawa mga bossing ko eh. Mga pagdadasal ko na lang lahat. Positive pa rin, yon. Yun nga po yung nabasa ko sa diary ng anak ko na hindi ko pa natutuloy yung iba pa kasi pinagbawalan ako, may sabi sa akin, Miss Apple, wala pang 40 days, huwag munang pakilamanan. Kasi yun daw pong kaluluwa, ibabalik pa doon at meron siyang kukunin. Baka maano yung kaluluwa kasi hindi niya makuha dahil naiba na ng pwesto yung mga ganun. Kaya syempre, nasunod tayo sa mga ganyan, masunurin ako sa ganyan eh. Kahit nga ang dami-dami ko alam na pampaswerte, basta may bago sa akin pandinig, ay talagang hindi ko po yung pinalalampas mga bossing. Kaya yun, tinigil ko muna yung pag-ayos, pero may mga nabasa ako doon, daming mga nakasulat nga po doon na mga kaganapan sa kanya. Na ngayon naka 40 days, lilinisin ko, i-general cleaning ko na talaga siya mga bossing. Tapos, ayun nga po, babasahin natin, tutuklasin natin kung ano pa yung mga iba. Pero sa cellphone niya, napakarami kong mga natuklasan. Ang dami mahilig siyang hindi niya pinopost kasi siguro alam niya makikita namin. Ini-screenshot niya yung mga nagugustuhan niya ng mga quotes sa mga ganon. What is life? Yung mga ganyan, mga bossing. Talagang durug na durug ako pag binabasa ko mga bossing. Talagang ang hirap. Parang bang may mabigat sa kalooban na talagang masakit. Masakit po talaga. Pero may na-search nga po ako doon. Nag-search ako sa YouTube. Nanunod din kasi ako ng mga ano ng iba. Sa yung nawala din po yung tatlo niyang anak. Yan, parang 6 years ago sa Jessica Soho na tatlong niyang anak na sunod-sunod na pumanaw. Ayun, kaya lang sabi po niya, kahit pa paano, blessed po siya. Kasi yung tatlong yun, kumbaga ano niya na, accept niya na dahil may karamdaman. At saka kahit pa paano, nagkaroon sila yung mga last word para sa isa't isa, yung nag-usap po sila. Sabi po nung ano nga po, yung isang mami doon, yun nga po yun ang pumanaw yung tatlong anak niya. Maswerte pa rin siya kahit papaano ay nakausap niya. Kaysa daw po doon sa parang bigla akong natusok, biglang tamang-tama sa akin na kaysa naman daw po sa mga na-aksidente o biglang pagpanaw. Ang sakit po, yung ganun ba? Ang sakit, hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero sabi nga po sa akin, yung kumbaga lalo daw pong lalala yung pinagdadaanan ko kapag daw po inisip ko ng inisip. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko hindi iisipin mga bossing yung pinagdaanan ko. Kahit sabi mo nakalipas na yung 40 days, maalala ko po siya. Ayun, ang sakit. May nagsabi nga po sa akin, paano mo makakalimutan kung lagi ka nandito sa kwarto? Paano makakalimutan kung lagi mo nakikita yung mga picture, yung mga alaala po niya? Para po sa iba na iba-iba naman po kasi yung tao. Parang nawawala yung sakit kapag nakikita ko yung picture po niya. Parang yun naman yun sa akin. Kasi kung limbawa hindi ko siya naiuwi dito, wala siya dito. Ano po, siguro lagi ako nasa cementerio. Lagi nandun ako, hindi na ako aalis doon kasi nga po gusto kong kasama po siya. Dahil na medyo napapanatag ako, nakikita ko po yung picture po niya. Yun naman po yun sa akin. Para mas gumagaan yung kalooban ko kapag nakikita ko. Bagamat umiiyak ako, pero para mas gumagaan kapag nakikita ko po siya.